Alright, so papakainin na natin sila. Yo, what's up mga par? Magandang hapon. Alright, so ngayong hapon, ituturo ko kayo sa aking dagaan. Ipapakita ko yung kung paano ako nagbe-breed, paano ko hinihiwala yung mga rats ko from breeder to ano, sa mga grow out ko. Alright, so dito yung mga ano ko, mga breeder ko. Ayan, so bali, ang ratio ko dyan is, ang sagad ko, 5:1. So, limang babae, isang lalaki. Bali dito, tatlo na lang to kasi, kumbaga nabuntis na yung mga ibang kasama nila. Tapos, ito naman yung mga grow out ko. Alright, so ayan, mga ano yan. Mga small, nasa small size na yan, nasa bandang 60 grams pataas na yan mga yan. Alright, so ito mga to, mga for sale din to mga par. Alright, so titingnan naman natin yung mga sa ano, sa yung mga breeder ko, yung may mga anak. Tara. Alright, so andito naman tayo sa mga ano ko, sa mga breeder ko. So ito yung mga ano, yung mga breeder ko. Ayan, medyo matatanda na kasi yan, kaya kukunti na lang mga anak. Ayan. Tapos ayan. So ganito lang yung gamit kong ano. Ganito lang yung gamit kong cage nila. Bali ito 12 liters bin, tapos pag doon sa grow out ko, pag buntis na, pag malaki na yung dyan, bali nililipat ko na lang siya dito, tapos dito siya hanggang sa mga anak siya. Ayan. So ito mga win na to. So ito naman yung mga ano ko, mga grow out ko. Medyo hindi pa ako nakapag-ayos. Ayan. Yan mga mamaya tatanggalin ko na din yung mga nanay niyan kasi kaya na nilang mabuhay mag-isa. So tingnan din natin tong mga to. Ayan. Yan mga win yan, tapos going to small. Mga 1 week pa siguro, pwede na yan sa small size. And so ang ginagawa ko rin pag medyo malalaki na sila, bali pag mga win na sila, bali nililipat ko na dyan sa malaking bin, tapos dyan ko na hinahayaan hanggang sa lumaki sila, tapos tatanggalin ko na yung nanay, pero nakastay pa rin sila dyan. Tapos pag nasa small size na sila, nililipat ko na sila dun sa grow out ko. Alright, so sa mga gustong umorder ng daga, ano, pwede for breeding, tsaka pwede kong pang feeders, pero advice ko pag gusto nyo mag-breed, no, kuha kayo dito, let's say female, all females, tapos ang prepare nyo yung hindi nila ka-bloodline para yung mga offspring nila is magaganda, kasi pag kumuha ka ng female dito, tapos dito ka rin kumuha ng mga male, ano, syempre mag-inbreeding na, hindi na maganda yung mga magiging anak nila. Alright, so samahan nyo pala ako, magpapakain tayo ng daga. Alright. Okay, so ang pinapakain ko pala sa kanila is ito yung mga durog na palay, pero ano lang to, bali merienda lang nila. Merienda lang nila sa hapon, tapos iba ulit mamayang ano, mamayang gabi. Kasi syempre nocturnal nga sila. Okay, so papakainin na natin sila.
And so medyo ano din, medyo masarap din mag-alaga ng daga, no? Kahit konti lang yung kita. Nakakatuwa naman sila, lalo pag ano, yan, pag nagpapakain ako, parang nakakaalis sila ng stress. Tsaka pwede rin pala gawin na ano, pwede rin silang gawin na pang pet. No? So, kung gusto nyo gawing pet, all good lang din, no? Tsaka, kasi matatalino sila, tsaka mabilis nilang ma-recognize yung mga amo nila. So, ito, bibigyan din natin itong mga nandito. Tapos, bali sa umaga, ang binibigay ko sa kanila sa umaga yung trigo. Tapos ito, merienda. Tapos binibigyan ko rin sila ng feeds. Kasi pag iisang klase lang kasi yung pagkain nila, hindi maganda, no? Tsaka nagsasawa sila. Ayan, naki-food trip na din yung ating kambing. Ayan o. Hey, let's go. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ano, mga dagang kumakain, at sana may natutunan din kayo kahit konti, ano. Alright, so yun lang po. Salamat sa panonood. Ingat kayo.